Hello! Hello, 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 hello. Ayan, isang lumpling na hello ulit sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ayan, kamusta po kayo, aking mga kababayan? Ayan, isang malungkot na balita po ang topic natin ngayong araw na to dahil puro minor de edad. Dahil puro 12 years old pataas pa lang itong mga batang ito na minaltrato, hindi lang minaltrato, dahil pinilit ipakasal, makipagtali, pinalaglag, tapos pinagkakitaan pa ang bangkay para lang makita ng kanilang mahal sa buhay. Naku po, naku po, naku po. Nakakalungkot ang balitang ito. Panoorin natin ito. Pero huwag mo na kalimutan i-like, mag-comment, at syempre mag-subscribe. Genius TV po. Ayan, panoorin natin ito. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po. Yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung nag-ano, kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon nag-gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate, mapapasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minor siya, nandun sa labas. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor, sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Pumunta po sila doon ni sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uuwi, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. Bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapaanis mo yung bata. Sinundo po sila. Sinundo saan, ma'am? Yes po, at ibinalik mo ng kapihan po yung ama ko. Magmula noon, hindi ko na nakita. Ang nabilitaan kong inilibing na po yung ama ko. Hindi naman nakita, ma'am. Miss Lovely, kanina po kasi sabi ni Sir Jeng, yung isang parusa nga ay pinalalabas sa kapihan. So, pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate, tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Learning 13 po. Yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung nag-ano, kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yun po mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa nakapatid ko. Tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala. Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosely Ahok po. Asanay ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan, tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung mahal yung tao, napipilitan lang ako. Tapos yung mother ko po, iiyak ng iyak. Tapos nangyari yung ano po, lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon nag-gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate, mapapasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minor siya, nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko, hindi yan niya makayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor, sabi niya,
patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luluhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi silang, Senyor, hindi na kami uuli, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. Dalawang bisis po siya ang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang umatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. How old yung kwan mo? How old yung kapatid mo? 12 po, sir. Saan siya ngayon? Nandun po sa Kapihan. Kapihan? Yes po. Nung una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aakasikaso sa father natin kapag susunod ka. Senyor Aguila, bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapaanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi ano bang yan totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it, wala kong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos pinapalo up mo pa na mag-sex. That's too much intrusion. Hindi po into yan their, into their personal lives. Hindi po yan totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa Kapihan po. Nasa Kapihan? Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas? Wala akong budget po para... O ako magpamasahe? Opo. Papuntahin dito opo bukas? Opo. Kaya mo? Opo, opo. Kumusik? Kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, opo, tigilin nyo ang pagturo ng daliri nyo sa pang-witnesses natin. Sorry po. Sorry po. Ah, wala. Sorry po. Ah, wala. Ah, sige, sige. Dili man siya kataha, sir, o wayag nanay. Ha? Ay, apel si Rogijang nanay, sir, eh, kasama para makuan, ma-imbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niya isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, ano, ako kukulitin ako yung mama. Ay, yun ang sinasabi niya. Ayoko magtalagta talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo. Hindi mo siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw po kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin, ate. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung dead body po ng ama ko. Inilibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagin sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yung nilibing yung tatay niya? Saan yung nilibing? Saan? Sa ano? Sa pinteryo. May pinteryo kayo doon? Opo. Opo. Ano kinamatay noon? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oo. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na pinag... Nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi na, gusto ng husband ko na ano, magprenda kami ng ano, mag-opa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta.
at yung korte present ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos 40% kinukuha mo, yes, ibinta lang bahay. Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, dali. Yes, ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ah, sino kumuha ng 40%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ni ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At Mr. tapos Chair. Nung ano po, ma'am, nung bumaba ako, sinabihin ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga kasi matagal akong naging mag-isang anak kasi nasundan ako ng kapatid ko si Sir J. Collins na po, sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami, sir. Alam ng mother namin na nagtabla kong kapatid na lalaki na mahal namin yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o ano po. Kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pira ka ba dyan, kababago mo lang bumaba, tapos si Coop, gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pira, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko si yung doktor namin dun, si Doc Bimao, na do, pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sasagutin ko lahat ng ano sa hospital. Yung konsumo na lang po daw pong anhoy namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko, nakatandang kapatid na, kuya, magpaalam ka kasi Senyor Aguila na ibababa yung baba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yun pong kanasasakit sa akin eh. Kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghihirap na pala yung ama ko, sir. Namatay na pala. Yun po. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa ano po? Sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa Kapihan po, sir. Ma'am Risa. Sa Kapihan? Po. Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang, ano, iyang mama. Mama ni Lovely. Nandun sa Kapihan. Dalhin niyo po bukas. Dalhin niyo yung ready po kami. Death certificate na ito. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, huwag niyo silang ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pina-hospital. Pina-hospital po. Kahit pa tanungin niyo yung ano, yung kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa akin po. Sagot na lang. Nasa akin po. Sorry po. Nasa akin po, sir. Kaya anong ngayon? Ano yung sinasabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapalo up po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So isinama niya pababa. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa po ko, pinachikap ko sa health specialist po. Ano, pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, inaoperahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya pinatingnan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may ano po siya, tumor sa baga po. Tapos yung baga na, dalawang baga niya is ano po, infected na. Kaya mahirap man siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas po, binuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila. Tapos kinuha yung ama ko, tina, ibanilig sa Kapihan. Miss Lovely, yung black van sinundo po sila sa barangay Binawi, sa Tarupo compound ng Surigao del Norte. Sinundo po sila. Sinundo saan, ma'am? Yes po. At ibinalik po ng Kapihan po yung ama ko. Magmula noon hindi ko na nakita. Ang nabilitaan kong inilibing na po yung ama ko. Hindi naman nakita, ma'am.